Tirik na tirik pa ang araw na magtungo si Mang Goryo sa kubo ng kanyang kumparing si Mang Antonio. Alauna na ng hapon na yon at tila ba importante ang kanyang pakay sa kumpare. O Goryo, ano't dapat rito ka ng ganyaring oras? Magiliwing bungad ng may edad na lalaki. May dala itong sibat at mukhang mga ngaso pa ito. Pasensya na pare, mukhang nabala yata kita. Anito. Ayos lang, aalis sana ako upang punan ng aking pagkaburyong. Wala akong magawa kaya mga ngaso sana ako. Pero ngayon nga dito ka na, halika at pumasok ka sa aming tahanan. Napapakamot naman si Mang Goryo sa kanyang batok dahil sa intrusyon. Gayunpaman ay pumasok pa rin ito sa maliit na kubo. Pagkapasok pa lamang ay sumamyo kaagad sa kanya ang napakasangsang na amoy. Normal lang naman iyon sa kanya dahil sa mga karneng iniimbak nila, lalo na kapag di pa natutuyo ang naturang mga karne. Ano palang sadya mo? Tanong ni Mang Antonio na inihahanda na ang panganga nila. Wala kasing kape sa kabundukan at sa kagaya nilang mga lumad ay talaga namang malayo sila sa kabiasnan. Kumbaga, umaasa na lamang sila sa kagubatan at mga mababagsik na hayop bilang kanilang mga pagkain. Nababatid mo na na nasa 4 na taon na ang anak kong si Esong, samantalang ang unika iha mo'y nasa 2 taon na. Sa pakiwari ko'y silang nababagay. Bahagyang natawa si Mang Antonio. Hindi bilang pang-iinsulto, kung hindi sa katuwaan na sa wakas ay ang kumpare pa nito mismo ang nagkusa na nais rin itong mangyari. Kumpare, ako man din eh, yan ang nais. Kung alam mo lang na di hamak na tayo ang nakakaangat sa nayon na ito, iisa lang ang anak namin at gusto kong sa lahi nyo mapunta ang anak ko. Kung gayon, itakda na natin ang mga dapat itakda. Pagsapit ng 14 ni Esong, ay idaraos na natin ang pag-iisang dibdib ng 2. Anang Mang Goryo. Lumabas ang mga maiitim ng ngipin ni Mang Antonio dahil sa malawak nitong ngiti. Ngayon ay may solido ng haligi ang kanyang kaisa-isang anak. At bilang patunay ng solidong kasunduan ay sinugatan nila ang kanilang mga palad gamit ang matalas na bolo. Pinapatak ang kanilang mga saribang dugo sa isang baso ng tubig. Pagkuway pinaglapat ang kanilang mga palad at ang pinale ng matatag na kasunduan ay ang pagginom ng tubig na pinapatakan ng kanilang sariwang dugo. Para sa matatag na pundasyon ng pag-iisang lahi natin, sambit ng 2. Unang uminom si Mang Goryo bilang siya ang unang nagtungo kina Mang Antonio at dahil na rin sa lalaki ang sa kanya. Sa isang maliit na silid ay nakasilip ang mag-iina ni Mang Antonio. Walang muwang ang batang si Isay, kaya di nito alam ang plano ng ama. Wala siyang kaalam-alam na naibuya na pala siya ng kanyang ama, habang ang ina nitong si Aling Luz ay malawak ang pagkakangiti. Bagaman hindi siya aswang, subalit isa siyang mangkukulam. Ang kaniyang asawang si Mang Antonio ay isang uri ng bangkilan. Kaya naman, kaya nitong manghawa kung gugustuhin nila. Ngunit, dahil sa kakayahan ni Aling Luz sa maitim na karunungan, ay hindi siya nahahawa sa mga ito at sa anak niyang si Isay ang magmamana ng ganoong kapangyarihan mula sa kanyang ama. Lalo pat babae siya, ang kababaihang bangkila ng siyang madaling makapanghawa at makapambiktima dahil kaya nilang gamitin ang ganda at halik upang maguyo ang kanilang mga bibiktimahin. Samantalang si Mang Goryo naman ay mga aswang na may lahing talunanon. Sila ang nagahari sa kagubatan pagdating sa bilis ng panguhuli ng pagkain. Di rin sila basta-bastang naapektuhan sa mga maiitim na dasal, kaya malalakas ito kumpara sa mga bangkilan. Siguradong sa hapag ay mabubusog sila at pagdating sa depensa, paniguradong silang maghahari-arian sa nayon. Nay,
Laro lang ako sa labas. Anang musmos na si Isay. Hindi pwede. Dito ka lang. Huwag paglalaro ang atupagin mo. Dapat ay pinapanood mo ang ginagawa ko. Nang sa ganun ay matuto ka. Asik nito sa anak na parang hindi bata kong pagsabihan. Dahil sa takot nga nito sa kanyang ina, ay nanahimik ang bata. Labis ang saya ni Mang Antonio nang ibalita sa asawa ang tungkol sa napag-usapan nila ni Mang Goryo. Mahal, magsimula ka ng magbilang ng kuraw. Dahil naitakda na ang buya, sa oras na sumapit ang 12 anyos ni Isay, ay magiging asawa na nito si Esong. Ngumiti na makahulugan si Aling Luz sa asawa. Makakaasa ka, mahal. Sa kabilang dako'y naabutan ni Mang Goryo ang asawang gumagawa ng langis. Napansin naman kaagad ni Aling Mona ang kamay ng asawa na nakabenda gamit ang pirasong tela. Anong ibig sabihin niyang Goryo? Di makapaniwalang tanong niya. Ngumisi ang Ginoo. Mona, uminahon ka. Naibuya ko na si Esong sa anak ni Antonio. Napag-isip ko na kapag dumating ang nakatatakdang pag-iisang dibdib ni Esong at ni Isay ay lalakas ang puwersa natin. Pero hindi mo man lamang inantay na makapag-isip ang anak natin at makapamili ng landas na gusto niyang tahakin. Manahimik ka muna. Naihibang ka na ba? Sa tribo natin, ganito ang pamamalakad rito. At ano pa ba ang pwede niyang tahakin, Aber? Sa tingin mo ba? Hindi ba makakabuti itong desisyon ko para sa kanya? Ako ang padre de pamilya rito, kaya umayos ka. Singhal nito sa kaawa-awa nitong asawa na walang hinangad kundi ang mapabuti ang kanyang anak na si Esong. Hindi niya ginusto ang ganitong buhay, kagaya rin ang desisyon ng asawang sinapit niya sa kanyang mga magulang. Binuya siya at hindi nagkaroon ng malayang desisyon sa kung anong gusto niyang gawin sa buhay. At ngayon ay mukhang may papasa na rin ang sumpa sa kanyang anak, kagaya ng sinabi ng matandang si Manang Losing. Ang manghuhula sa nayon nila na pinaniniwala ang baliw, si Esong daw ang sisira sa tradisyong hindi makatarungan, at bago niya makamit iyon ay dadanak muna ang sariwang pulang likido. Si Esong ang magpapabago sa nayong balot ng itim na kapangyarihan, ang magtataguyod sa kalayaan sa tribong lumad. Naniniwala siya doon dahil siya man din ay ganoon din ang nais. Anak ko, ngayon na magsisimula ang masalimuot mong tadhana. Naway mapagtagumpayan mo yon. Halos pabulong na nitong sabi ng talikuran siya ni Mang Goryo. 2 araw matapos ang kasunduan ni Mang Goryo at Mang Antonio, ay nagpatawag ang matandang dato ng pulong. Nagkaroon ng salo-salo at kasiyahan ng tribo. Nagpahid ang mga mananayaw ng langis at uling sa kanilang buong katawan. At ang natatakpang bahagi lamang ng hubad na katawan ay ang masiselang parte. Nagsayaw sila sa gitna ng apoy na may nakapatong na malaking kawa nang may nakasalang pang tubig. Kumakanta ng hindi maintindihang lingguwahe na animoy ritual. Nakasuot ang dato at ang 2 padre de pamilyang sina Mang Antonio at Mang Goryo ng itim na roba. Ang kulay na iyon ay nangitim na mula sa dugo ng mga tao na ipinahid sa totoong kulay ng roba. Ang orihinal na kulay kasi nito ay kulay puti. Walang buwan ang mga sandaling iyon dahil ang pagkakasundo ay nagsisimula dapat kapag nagtatago ang buwan. At dapat, sa mismong araw ng kasal ay mangingibabaw dapat ang liwanag ng buwan upang sa gayon ay makapagpalit sila lahat ng anyo. Lalo at malalakas na uri ng aswang ang mag-iisang dibdib. Hitik tayo ngayon sa mga hayop na pagsasaduhan ngayong gabi. Ngunit, kapag sa oras ng kasal, isang masaganang karne ng tao ang ating pagsasaluhan. Anang dato sa kanyang nasasakupan. 100 taon na ito ngunit, sadyang malakas pa rin dahil sa kanyang pagiging aswang. Etong nasa tabi ko ngayon, si Goryo na ama ni Esong,
at Antonio na ama naman ni Isay ay tuluyang nagbikis ng kasunduan para sa pagbubuya ng kanilang mga anak. Nagsigawan ng tribo, itinaas pa nito ang kamay ng dalawang lalaki kung saan may palatandaan ng kanilang mga sugat. Nasa iisang lamesa naman sina Aling Luz at Aling Mona na nanonood sa nag-aanonsyong dato. Kung gaano kasaya ang mangkukulam na si Luz ay siya namang busangot ng isang ginang. Natatakot siya sa maaaring mangyari sa nasabing nakatakdang araw. Tayo na at magsaya't uminom ng mainit na dugo para sa masayang gabi na to. Pagtatapos niya ng anunsyo, muling nagpatuloy ang maingay na tugtugin at nagsayaw. Ang iba'y nagkati ng hayop habang pare-pareha sila ng binibigkas na ritual. Ritual na nagpapalakas sa bigkis ng kasunduan ng malalakas na uri ng mga aswang. Pahiwatig na walang sino mang pwedeng pumutol ng bigkis na yon dahil sa oras na hindi matuloy ang kasal ay isang napakalaking digmaan ang magaganap sa nayon na yon. Lalo at madadamay ang ibang aswang sa baryo. Kung ordinaryo lamang kasing lahi ang ikakasal ay hindi na magkakaroon ng ganoong salo-salo. At higit sa lahat, makukuha pa sa usapan at pagkonsidera ng sitwasyon kapag hindi natuloy ang ipinagkasundong ordinaryong lahi. Ngunit sa lagay ni na Esong at Esay ay malabo itong atrasan. Eto, kumain ka muna. Abot ni Isay ng sariwang laman ng hayop kay Esong. Tinitigan lamang iyon ang batang si Esong, hindi siya kumakain ng sariwang laman. Maliban na lamang kung napatuyo sa bilad o napakuluan na yon. Nakasuot si Esay ng napakagandang puting damit habang may nakapatong na pabilog na ugat sa kanyang ulo. May dugo pa sa kanyang bibig dahil sa kabilang kamay ay hawak nito ang isa pang sariwang karne na kanyang kinakain. Umiiling siya kay Isay. Di ako kumakain yan, Isay. Bakit? Masarap kaya? Inosenteng tanong nito. Di ako nasasarapan. Tugon nito sa kainiwan ng batang babae. Di man nila lubos na iintindihan ang kaganapan ng gabing yon, subalit alam ni Esong na labag iyon sa kanyang kalooban. Ayaw niyang mabuhay sa nayon. Ayaw niya ng karahasan sa pamamalakad ng kanyang ama at ang dato. Lalo at ang ama nito, ang kanang kamay ng dato. Siguro dahil silang tinatawag na talunanon. Bata pa siya. Oo, kaso sa pagbubudbud ng mga kwento ng kanyang ina tungkol sa buhay sa labas ay iyon ang ninanais niya. Maging normal at hindi pumapas lang ng tao. Kahit ilang beses na siyang nakakakita ng kinakatay na tao bilang pagkain ng tribo ay hindi pa rin iyon nagiging normal sa kanyang isipan. Sinasanay siya ng kanyang ama na makapanood ng pinapaslang na tao upang maitatak sa isipan nito na isa rin silang pagkain. Ngunit, awa at konsensya lamang ang nararamdaman niya at dahil nga sa musmus pa ito ay nanatili siyang tahimik. Hoy Esong, ano't nakita ko na iniwan mo si Isay doon nang inabutan ka nito ng pagkain? Pagalit na tawag ni Manggoryo sa anak, nakita pala niya ang dalawa na kanina'y nag-uusap. Inoobserbahan pala nito ang anak, napalunok ang bata at hindi nakaimik kaagad. Busog pa po kasi ako, amang. Magalang niyang tugon. Hinablot nito ang damit ni Esong sa kabinulungan. Siguraduhin mo lang anak, tandaan mo, magiging asawa mo yan balang araw at baka ikaw na rin ang susunod na pinuno ng ating tribo, kaya umayos ka. Halos mangiyak na ang batang si Esong sa babala ng kanyang ama. Parang hindi siya nito anak dahil mas iniisip pa nito ang hangarin kaysa sa kanya. Opo, amang. Sagot na lamang ni Esong. Nang iwan na siya ng kanyang ama ay ang kanyang ina naman ang lumapit. Anak, eto ang pagkain. Pinakuluan ko na yan. Hayaan mo ng ama mo. Pag-aalo pa ni Aling Mona. Alam niyang napagalitan ng anak nito kanina.
pagsabihan mo yung anak mo, Mona. Balita ko'y hindi daw yun kumakain ng hilaw. Hindi yan magiging malakas na talunanon kung hindi makakakain ng sariwang laman. Sabat naman ni Aling Luz. Hawak nito ang kamay ng anak nitong si Isay. Tila ba nagpantigantay nga ni Aling Mona sa narinig, bahagyang lumitaw ang namumula nitong ugat sa sentido na animoy magbabagong anyo. Pahiwatig na hindi nito nagustuhan ang sinabi nito. Malayo pa ang kasal, ngunit tila bagay nangingilam ka na. May anak kang tao, kaya yan ang asikasuhin mo. Madiin itong sabi kay Aling Luz. Hindi ako nangingialam, nagpapaalala lang balae. Huwag mo akong tawaging balae. Asawa ka lang ng isang bangkilan. Ngunit hindi ka nagpayanggaw. Isa kang bruha, kaya hindi ka namin kauri. Singhal ni Aling Mona. Tila ba hindi makaangal si Aling Luz sa paratang sa kanya ni Aling Mona? Purong mga aswang ang mga naninirahan sa naturang nayon. Wala dapat manirahan doon na walang dugong aswang dahil isang malaking kasalanan iyon sa patakaran nila. Ngunit liban sa dato at sa mga mag-anak ni Aling Goryo ay wala nang nakakaalam na hindi niyang gaw si Aling Luz. Pakiusap rin iyon ni Mang Antonio dahil sa ito'y kanyang napupusuan. At sa oras na malaman ang lihim na yon, tiyak nilang magkakagulo sa lugar na yon. Hindi lang makapagsalita si Aling Mona dahil sa asawa at sa dato na sinang-ayunan ng lihim na yon. Kahit nang gagalaiti ang ina ni Isay, ay pinilit niyang pakalmahin ang sarili. O siya, tayo na't manood na lang sa ritual na magaganap. Ang amoy ng sariwang dugo ng hayop habang ito'y umiiyak sa hiyaw ng sakit at parang ritmo sa pandinig ng mga gutom na aswang. Anito na nakangiti bago tinalikuran ng mag-inang Aling Mona. Bumalik naman sa dati ang anyo ni Aling Mona nang makaalis na ang babae. Hindi siya nito basta-bastang mapapakialaman dahil kapag napuno siya sigurado ang kaguluhan. Mabilis na lumipas ang siyam na taon at ang batang si Esong ay lumaking may matitipunong katawan at angking gandang lalaki. May mahaba itong buhok na lagi ay nakabenda ng pulang tela. At ang matingkad nitong kayumangking balat ay talagang nakakapangakit kapag ito'y pawisan o dili kaya'y nagpapahid ng langis. Kabilugan na naman ang buwan, anak. Maganda ka't kinakailangan nating mag-impok ng pagkain. Dahil sa mga susunod na buwan ay bababa tayo sa kabundukan. Nakangising sabi ng kanyang ama na wari, nananabik ito. Sa kabila ng pagiging may edad nito'y tila ba hindi ito tumatanda at wala man lamang ni isang uban na makikita sa ulo nito. Tunay ngang ang pagkain ng sariwang laman at pag-inom ng mga pulang likido ang nagpapabagal sa kanila ng katandaan. Napakunot noo ang nagbibinatang si Esong. Nagtataka sa tingin ng ama. Bakit po? Marami pa naman tayong mauhuling mga mababangis na hayop rito sa kagubatan. Doon sa kabilang kabundukan, pwede rin tayong mangasa doon. Umiiling ang kanyang ama. Dahil hindi na hayop ang ating pupuntiryahin. Nakadama ng kaba at pag-alala ang binatilyo. Bagamat hindi ito diretsang sinabi ng kanyang ama, ay may kahulugan ito. Mukhang nahuhulaan na nito ang ibig nitong sabihin. Amang, kinakailangan po ba talagang bumabaho tayo? Mahinahon niyang tanong. Bigla na lamang siyang sinakmal ng ama nito sa kanyang leeg na para bang hindi nito nagugustuhan ang ipinapakita ng anak na lalaki. Kahit hindi nagsasalita, ay daman niya sa mga titig nito ang layuning pilit niyang ibinubudbod sa kokote ng anak. Ano, Esong, siyam na taon na kitang hinubog sa pag-iensayo at pagpapaliwanag ng kahalagahan ng patakaran natin rito. Kung hindi ka matututong pumaslang ng tao na siya naman dapat nating kinakain, walang silbi ang pagiging aswang mo. Sa susunod na taon, ikakasal ka na. Kaya dapat buo na ang loob mo. Huwag kang lalamya-lamya kagaya ng ina mo. Walang makukuhang tao rito
dahil bibihira na lamang naglalakas loob lamang himasok sa kabundukan. Alam na nilang teritoryo ito ng mga aswang, kaya doon sa baba tayo mambibiktima ng tao. Singhal nito sa anak sa bayhagis rito sa gilid. Napaubo naman ang binatilyo dahil sa malakas na pagkakasakmal ng kanyang ama. Parang maiiyak na siya, subalit pilit niyang tinatatagan ng loob. Labag man sa kalooban, ngunit kailangan niyang sundin ang utos ng kanyang ganid na ama. Opo, sagot niya habang inuubo-ubo pa ito at hawak ang leeg. Tumayo siya at nagpatuloy sa pagpahid ng lana sa katawan. Mabuti kung gayon, huminga ng malalim si Manggoryo saka nauna na sa labas ng kubo. Lumapit naman ng kanyang inang hindi kagaya ng kanyang ama ay bakas na rito ang katandaan. Marami na rin kasi itong uban sa buhok at may mga kulubot na rin sa muka. Di kasi kagaya ng kanyang ama na kapag may nakikita silang bangkay ng tao sa gubat ay kinakain ang kapwa nila aswang. Si Aling Mona ay ni hindi kumain ng karne ng tao at doon nagmana itong si Esong. Magtiis ka lang anak, kapag buo na ang loob mo at may sapat ka ng inspirasyon, saka kita tuluyang gagabayan upang makataka sa isinumpang landas na ito, anang wika ng kanyang ina. Napayakap naman si Esong sa kanya. Ang kanyang inang nagmumukod tanging nagmamahal sa kanya at nakikinig sa hinaing niya. Kaya naman mahal na mahal niya ito. Ngunit wala itong laban sa kanyang amang sa tuwing hindi nagugustuhan ni Manggoryo ang itinuturo nito kay Esong ay sinasaktan nito ang ginang. Kagaya ng ibang babae sa kanilang tribo ay bata pa ipinagkakasundo na tulad ng kanyang ina at ang kanyang ama. Kahit taliwas ito sa kagustuhan ni Aling Mona ay wala itong nagawa dahil digmaan ang magaganap sa pagitan ng pamilya ni Manggoryo at ni Aling Mona. Kapag malakas na ako inang, lalaban ako, anito at hinalikan ng ina sa kanyang noo bago sumunod sa ama na nasa labas. May ilan rin silang makakasama sa pangangaso. Sila'y hubot-hubad na rin at nangingintab sa langis. Mga kauri din nila ang mga yon, mga talunanon. Lumapit siya sa kanyang ama. Magsisimula na tayo, anito kay Esong. Tumango naman ang binatilyo at pinasadahan ng tingin ng mga kasamahan. Ramdam niya sa mga itong pagkagutom sa laman ng tao. Kaya ngayon pa lamang ay naiisip niya na ito ang mga makakalaban niya kapag dumating na ang mga panahon na kaya na niya. Naliwanagan sila ng unti-unting dumungaw ang maliwanag na buwan na kanina'y tinatakpan ng malaking ulap. Umungol ang amang talunanon, hudyat na isa ang gabing iyon sa madugong pangangaso. At bilang babala na rin sa mga mabibiktimang hayop, umalingaw-ngaw ang ungol nito hanggang sa pusod ng kagubatan. Sinunda naman iyon ni Esong na pumapangalawa sa malakas na talunanon. Dahan-dahang nagsipaglabasan ng litid sa kanyang ugat. Ang mga karaniwang talunanon ay nagtataglay ng pulang mga mata, samantalang ang mag-ama ay singkulay ng buwan. Nagsisimbolo na sila ang naghahari. Tumubo ang kanilang nguso na tila ba isang lobo, at ang buong katawan ay tinubuan ng maitim na balahibo. Ang matutulis at malalaki nilang pangil ay pumailan lang sa mahaba nilang nguso. Hindi kariniwan ang laki ng mabagsik nilang anyo, kaya may hinuha kaagad na hindi lang ito basta-bastang mga hayop kung hindi isang malakas na uri ng aswang. Nang tuluyan na silang makapagbago ng anyo ay nanguna sa pagtalo ng amang aswang. Gayunpaman ay hindi may kakaila na mas mabilis si Esong kaysa sa kanyang ama pagdating sa pagtakbo. Muling umungol si Manggoryo sa ipinamalas ng anak. Isa lamang iyong hudyat na natutuwa siya sa naunahan siya ng anak nito. Inang, matagal pa ho ba? Tanong ni Isay na nooy nag-aasimbulo nang manika gamit ang ugat ng mga halaman na gagamitin ng kanyang ina sa pangungulam. Bahagyang ngumiti ang kanyang ina
Batid kasi nito ang ibig sabihin ng anak. Imbis na sagutin ang katanungan nito, ay iniabot nito ang isang baging mula sa sanga ng niyog na may mga baitang gawa ng pagtupi rito, bilang marka na rin ang bawat araw na tumaraan. Iyon ang ginagamit nilang kalendaryo. Kapag lahat ng yan ay namarkahan, ibig sabihin ay dumating na ang nakatakdang araw. Kaunting tiis na lamang, anak. Ani-aling lo sa anak na 15 anyos pa lamang. Hindi na po ako makapaghintay, inang. Sagot nito. Kahit musmus pa lamang, ay normal na lamang ang pag-aasawa ng maaga dahil iyon ang kinagisna ng kanilang tribo, ang pagbubuya. Kaya bata pa'y binubuo na ang mga batang babae ang pagkagusto nila sa naipagkasundo sa kanila. Ngunit, dahil sa kakisigan at kagandahang lalaki ni Esong, ay hindi may kakaila na hindi lamang si Isay ang nagkakagusto rito. May ibang kababaihan rin ang namamangha sa kanya. Kaya naman para kay Isay, ay siya ang pinakamaswerteng babae sa kanilang nayon. Kapag naging mag-asawa na kayo, tiyak ang kalakasan ng ating tribo at pati ang kabilang nayon ay kaya na nating sakupin. Anang bruwa sabay tawa na nakakakilabot. Sa kabilang banda, bumalik na lang kaya tayo. Sabi naman sa iyo makinig na lamang tayo kay Lolo. Kakamot-kamot sa ulo na sabi ni Udong sa pinsan nitong si Paolo. Tuwag! Mga lobo lang iyon, ano ka ba? Isa pa, kahit magsisi pa ako na isinama kita rito, wala rin ako magagawa dahil naliligaw na tayo. Napapadyak pa si Udong dahil sa sobrang takot. Ni pala ka, tigre, baboy ramo o lobo man yan, di tayo sasantuhin ng mga yan. Kaya magmadali na tayong umalis rito, baka malapa pa tayo nang wala sa oras. Huminga ng malalim si Paolo. Imbis na makipag-argumento ito sa duwag niyang pinsan, ay naghanap na lamang din ito ng madadaanan pa uwi sa kanila. Habang abala sa paghahanap ng daan ng magpinsan, ay siya namang dinig nila ang kaluskos mula sa malapit. Paolo, ano yun? Tanong ni Udong sa pinsan nito, sabay kapit ng mahigpit sa kanyang braso. Yemas naman, Udong, oh. Duwag ka ba? Wala lang yun. Magmadali nilang tayo. Ani Paolo na bagaman ay nakakaramdam rin ng kilabot, ngunit walang mangyayari kung patutuunan niya pa yun ang pansin. Muling gumalaw ang isang bahagi ng masukal na damo, para bagang may nag-aabang sa kanilang isang nilalang. Sino yan? Matapang na tanong ni Paolo. Pakiramdam niya ay isang tao yon, dahil kung hayop yon ay matagal na silang sinagpang nun. Ngunit mukhang pinapakiramdaman sila. Mabilis na nagpaikot-ikot yon sa kanila at gamit ang liwanag ng buwan ay nakikita nila ang mga damong nagsisigalawan dahil mismo sa nila lang na dumadaan roon. Todo kapit naman si Udong sa pinsan nito. Hindi nila alam kung saan sila tatakbo. Akma sanang sisigaw si Udong nang biglang tumalon sa harapan nila ang napakalaking lobo. Nagulat sila nang lumapag ito ng isang dipa layo mula sa kanila. Huwag kayong sisigaw kung ayaw niyong malapa. Banta ng napakalaking lobo na may nagliliwanag na kulay dilaw na pares ng mata. Nagsasalita siya, Paolo. Nanginginig na saad ni Udong na sinabayan ng mainit na tubig na dumadaloy sa kanyang pantalon. Para silang naestatwa at hindi makasigaw sa sobrang takot. At mas lalong natakot si Udong nang papalapit ang naturang lobo at unti-unting nagbago ang anyo. Nahimatay si Udong kaya naman nag-alala si Paolo. Udong! Udong! Gising! Pinagsasampal pa niya ang kanyang pinsan habang pahapyaw na lumilinga sa papalapit na nilalang. Nang tuluyang nagbago ng anyo ang halimaw, ay napagtanto ni Paolo na isa rin pala itong binatilyo na sa tantya niya ay kaedad niya lang. Sino ka? Asawang ka ba? Totoo nga ang sinasabi ni Lolo Pio. Tanong nito sa nanginginig na boses. Mamaya na kayo magtanong.
maghanap po na tayo ng mapagtataguan nyo. Mahinawang sabi ng nilalang. Nagtataka man ay hindi naman nakaramdam ng panganib itong si Paolo sa lalaking lumapit sa kanila. Inilabas ni Paolo ang nakakwintas sa kanya na may palawit na puting bato. Dahil sa kakaibang lakas ng lalaki, binuhat niya gamit ang isang bisig ang pinsa ni Paolo saka dinala sa makapal na damuhan. Pagkuha'y pinahiran niya yon ng mga putik. Mabuti na lamang at umulan ng mga araw na yon kaya malambot ang lupa. Huwag na huwag kayong lalabas rito hanggang hindi nag-uumaga. Babalik ako upang maihatid kayo. Delikado dahil baka mahanap kayo ng mga kasamahan ko. Anito, akma sana siyang aalis nang hawakan siya ni Paolo. Salamat, Paolo nga pala. Tinanguan siya ng nilalang. Esong. Tugon nito saka nagsimulang tumakbo at pagtalo nito'y bigla itong bumalik sa anyong malaking lobo. Ang kaninang takot na nararamdaman ni Paolo ay napalitan ng pagkamangha, lalo't hindi naman sila nito sinaktan. Bagkus ay mukhang tinutulungan pa sila, base rin naman sa sinabi nito ay may mga kasamaan ito na handa silang lapain. Tinandaan ni Esong ang lugar kung saan niya iniwan ang dalawang tao. Mabuti na lamang at mas mabilis at mas malakas ang pang-amoy nito. Kapag nagkaganon kasi, grupo silang lumulusong sa kagubatan ay naghihiwa-hiwalay sila. May sa timog, kanluran, hilaga at silangan. Nang maamoy niya ang dalawang mortal sa silangan ay iyon kaagad ang kanyang tinungo. Upang sa gayon ay mabalaan niya ang dalawa at iyon na nga naunahan niya ang kanyang ama. Ngunit iyon ang inaakala niya. Habang naghahanap siya ng ligaw na hayop ay bigla siyang sinunggaban ng kanyang ama. Anak, nakaamoy ako ng tao rito. Anito sa garalgal na boses. Hindi nagpakita ng takot si Esong upang hindi nito mahalata na may alam siya. Ako rin namang, ngunit wala akong nahanap na tao sa parting ito. Nang sundan ko ang mabangong amoy, ay bigla rin iyong naglaho. Siguro'y may nasugatan ng minsay mang magtungo rito, kaya nakapag-iwan ng mabangong amoy. Pagsisinungaling ng binatilyo, umaasang mapaniwala ang amang walang awa kung pumaslang. Ganun ba? Muling saad nito habang titig na titig sa naninilaw na mata ng anak. Pagkuha'y umalis na ito sa pagkakadagan sa anak, akala nito'y magpapatuloy na ito sa paghahanap sa ibang bahagi ng kagubatan, ngunit sinundan pala talaga nito ang samyo ni na Paolo. Imbis na magsalita'y sinundan niya ang kanyang ama, kapag kasi pinigilan pa niya ito'y mas lalo siyang mapapaghalataan, kaya naman hinayaan niya na ito't kunwari inoobserbahan kung paano nito tutuntunin ang bakas ng amoy. Kumakabog ang dibdib niya nang makarating sila sa bahagi kung saan hinimatay ang pinsan ni Paolo. Amoy panghi na mukhang galing sa ihiiyong sinisinghot ng kanyang ama. Muli ay napalunok si Esong nang tignan nito ang talahiban kung saan ito itinago ang dalawa. Mabilis iyong tinalunan ng kanyang ama. Akma sanang haharang si Esong subalit wala silang nakita roon. Wala na ring sumunod na bakas doon sa bagong ihin ng tao. Mariin siyang binalingan ng ama. Magpapatuloy na ako sa kabilang dako. Anang kanyang ama na tila ba napahiya sa hindi pagtitiwala sa anak. Nang makaalis na ito'y naiwan namang nagtataka si Esong. Napaisip siya kung saan nagtungo ang dalawa. Sinubukan niyang hanapin ang amoy ng dalawa. Dahil kung sakaling nakaalis sila sa pwesto na yon, paniguradong hindi naman sila nakalalayo. Kunit wala talaga. Naguguluhan na siya. Hindi kaya engkanto ang mga yon? Natanong nito sa kanyang isipan. Muli siyang naghanap ng ligaw na hayop. Hindi pwedeng wala siyang mahuli. Kailangan dahil kung hindi siyang may pinakamaraming mahuhuli, ay siya man lamang dapat ang pumangalawa sa kanyang ama. Pinairal niya ang pag-aasubang na pilit niyang pinipigilan upang matakam at maging agresibo sa paghahanap ng makakain. Nang makakita siya ng usang pilit na sumisiksik sa batuhan, ay mabilis siyang nagpalit ng anyo.
Hindi kasi niya yun mahuhuli kung nasaan niyo siyang lobo. Gamit ang matatalas na kuko at mahahabang braso ay hinila niyang nagsusumiksik na usa. Agad namang nagwala ang kaawa-awang hayop ngunit dahil sa pagkauhaw sa tugoy mabilis na ibinaon ni Esong ang kanyang pangil sa leeg ng usa. Habang nagkikisayang hayop ay siya namang sipsip nito na nagpupuno sa uhaw ng pagiging halimaw niya. Ngunit dahil hindi natantya ang pagsipsip ay halos maging kulubot na ang hayop at wala nang natira sa pulang likido nito. Wala na iyong magiging pakinabang pa kaya kinain na lamang niya ang laman nun. Sinaid niya at nagpakabusog upang sa mga susunod niyang huli ay iuuwi na lamang niya. Ngunit wala siyang kamali-mali na pinapanood siya ng kanyang amang nakangisi. Natutuwa sa pinapakitang pagagutom ng anak sa sariwang laman. Nagpatuloy ang pangangaso ng mga talunanon. Nang sumapat na ang kanilang mga naiuwi ay tumigil na sila kahit hindi pa nagbubukang liwayway. Nang sa ganon ay makapagpahinga na sila at ang mga asawa nanla mismo ang mag-aasikaso sa mga hayop na kanilang nahuli. Bagaman kaya pa nilang manghuli ng higit pa sa 40, ngunit kinakailangan rin nilang magtira upang sa gayon ay hindi maubos ang kanilang pagkukunan ng pagkain. Saka na lang kapag lumakas ang kanilang puwersa at ang mga tao ang kanilang pupuntiryahin. Sinisiguro muna ni Esong na nakapagpahinga na ang kanyang ama bago nagplanong bumalik sa silangan. Ngunit bago yon ay ipinaalam muna niya ito sa kanyang inang tungkol sa taong nakita niya sa kagubatan. Sigurado ka na ba na bigla na lamang silang nawala? Opo, wala namang nangangahas na mga aso dito. Na ibang lahi dahil teritoryo natin ito. Kaya imposible naman na mabibiktima sila ng aswang. At kung mabangis na hayop naman ang umatake sa kanila, paniguradong maaamoy ko ang dugo nila. Di naman nasasabing engkanto dahil sila ang dahilan kung bakit tuluyan kong nasa idang isang usang nahuli ko. Napailing si Aling Mona na tila ba may ideya na sa misteryosong naganap. May ibubulong ako sa iyo at siguraduhin mong iuusal mo ang ituturo kong dasal kapag nakarating ka na sa pinag-iwanan mo sa kanila. Salubong ang kilay ni Esong na hindi pa rin makuha ang ibig nitong sabihin. Mukhang may mutsa ang mga taong yon kaya nagsabulag sila upang hindi sila makita ng mga kalaban. Yang ituturo ko sa iyong ritual ay magkakaroon lamang ng bisa kapag mabuti ang hangarin mo. Makikita mo sila kapag alam ng mutsang hawak nila na hindi mo sila sasaktan. Namangha si Esong sa nalaman kaya ganoon na lamang pala ang pagkawala ng dalawa. Kung gayon ay kaya rin ng ibang tao na protektahan ang kanilang sarili sa panahon ng unos. Kaya naman naisipan niyang kaibiganin ng mga yon. Aalis na ho ako, inang. Sige anak, mag-iingat ka. Siguraduhin mong walang nagmamatyag sa iyo. Kapag nagising ang ama mo, sasabihin ko na lamang na inutusan kita. Nagpasalamat ito sa kanyang inang at agarang umalis. Kagaya ng sinabi nito'y umusal siya ng dasal. At dahil sa malinis niyang puso'y umilaw ang mutya. Di pa naman nagbubukang liwayway kaya madilim pa sa paligid. Paulo, tawag niya sa tao. Esong, nakikita mo kami? Gulat na tanong ni Paulo nang buklatin niyang nakatabing sa kanilang mga damo. Nagsusumiksik at nakayakap sa pinsan, halata ang sobrang takot. Oo naman. Paano? Alam kong may mutya kang dala at di na mahalaga kung bakit kita nakita. Mabuti na nga yan dahil kamunti ka na kayong makita ni... Natigilan ito at hindi alam kung dapat bang sabihin sa estranghero ang tungkol sa lahi nila. Ama mo yung kaninang naghahanap sa amin? Pagpapatuloy ni Paulo, medyo nalungkot naman ang itsura nito dahil tama nga ang hula niya. Imbis na magtanong pa ng malalim ang tao sa kanya, ay bigla nitong ibinabot sa kanya ang kamay. Paulo nga pala, si Udong naman ang pinsan ko. Pagpapakilala niya na para bang hindi ito natatakot. Panandalian lamang iyong tinitigan ni Esong.
pagdaki nakipagkamay rin ito. Esong, alam mo bang nakikipagkamay ka sa isang talunanon? Talunanon? Uri ng aswang na magaling sa pangangaso at kayang-kaya naming sumalakay sa kabahayan kapag gugustuhin namin. Higit sa lahat, hindi kami basta-bastang tinatabla ng orasyon. Nanlaki ang mata ni Paolo. Di ba pwedeng maging bayani na lamang kayo? Napangisi si Esong sa sinabi nito. May bayani ba na uhaw sa laman ng tao? Ang sinasabi mong dapat naming iligtas mula sa kapahamakan ay ang mismong pagkain namin. Tugon nito na tila ba'y pinapaintindi kay Paolo na isa siyang halimaw. Di ba matatawag na bayani yung pagtulong mo sa amin, Esong? Bakit di mo kami lapain ngayon kung talagang pagkain kami sa inyo? Natigilan si Esong sa isinupalpal sa kanya ni Paolo. Ano ba ang dapat niyang isagot doon? Naging bayani ba siya sa lagay na yon? Pagak na napatawa si Paolo na nagpapukaw sa isip ni Esong, tinapik siya nito sa balikat. Batid kung hindi ka masamang aswang. Bumuntong hininga ito at umupo sa isang malaking ugat ng puno. Hindi mo gusto yung lagay mo. Hindi yung pumaslang ng tao ang nais mo. May awa ka at ramdam ko yon. Noong una'y natakot ako subalit kalaunan na pagtanto ko na ang pagiging kakaiba nyo at hindi pangkaraniwan sa inyo. Ngunit pare-pareho pa rin tayong mga tao. May damdamit at hangarin sa buhay. Parang natauhan si Esong sa mga binitawang salita ng bagong kaibigan nito. Salamat. Hayaan mong magiging magkaibigan tayo. Alok ni Esong kay Paolo. Di naman kasi niya inaasahan na napakalawak ng pangunawa ng isang tao. Kung alam lamang niya sana, edi sana noon pa'y nakipaglapit na siya sa mga ito. Kaibigan, tugon ni Paolo, muli silang nagkangitian. Ang mutya'y bago lamang sa akin dahil kamamatay lamang ng aking ama na nagpamana sa akin nito. Ayoko sanang tanggapin ngunit wala naman pa pwedeng magtaglay nito liban sa akin. Kaya hindi ko maalam sa paggamit nito. Pero salamat dahil natulungan kami nito kanina. Paliwanag niya at nanakangiti. Ba't pala kayo napadpad rito? Gusto ko lang mapatunayan na hindi delikado rito. Sabi-sabi kasing may aswang pero wala namang napapabalita sa amin na inatake ng aswang. Nawawala, oo, kapag may umaalis. Sigurado kapag nagtutungo rito. At ngayon, maling-mali na nagpangahas pa ako dito. Naisip ko rin kasi na may mutya ako. Pinaguntog nila ang kanilang kamao bilang pagkakaibigan. Ihahatid ko na kayo. Baka mamaya niyan ay may tumating pa rito na mga kasamahan ko. Mahirap na. Ani ni Esong. Napalingon sila sa walang malay ni si Udong, napapailing at nagkakangitian ng dalawa. Muling tumalon si Esong at nagpalit ng anyo. Isampa mo sa akin si Udong, isasakay ko kayo nang sa ganun ay mapabilis ang pag-uwi nyo. Mas lumawak ang pagkakangiti ni Paolo dahil unang pagkakataon na makakasakay siya sa nagpakilalang lobo. Para silang dumilipad sa bilis ni Esong sa pagtakbo, doon lamang napagtanto ni Paolo na ang layo pala nila sa kanilang baryo at mukhang nasa pusod na pala talaga sila kanina. Dumiretso lang kayo. Magbubukang luwayway na kaya kailangan ko nang bumalik. Paalam ni Esong. Teka, eto nga pala. Bilang pasasalamat sa iyo, sana'y magkita pa tayong muli. Nagulat siya nang ipasuot niya rito ang kwintas na may palawit na bato. Batong omo yan. Pwedeng pang depensa sa kalaban. Pambulag at panggamot sa karamdaman. Ibabad mo lamang sa tubig ng ilang minuto at ipainom mo sa may karamdaman. Dahil sa busilak ang iyong loob, ay tatanggapin ka ng mutya. Lalo't napailaw mo yan nang hanapin mo kami. Ibig sabihin, tinatanggap niya ang dasal na inusal mo kahit nagtataglay ka ng itim na kapangyarihan. Isang napakalakas na depensa ang taglay mo kapag hawak mo yan. Sa akin kasi, wala sa pagkatao ko ang magtaglay ng ganyan. Ayaw man tanggapin ni Esong ngunit wala na siyang nagawa ng maramdaman niya
ang puwersa ng pagtanggap sa kanya ng naturang mutya. Mabilis na umalis si Esong nang malapit ng sumilip ang haring araw. Baka kasi hanapin siya nito. Kinakailangan rin niyang itago ang nasabing mutya upang sa ganun ay hindi iyon malaman ng kanyang ama. Wala siyang kaalam-alam sa nagmamasid na nila lang na nakatanaw sa kanya sa hindi kalayuan. Nauna na siyang umalis bago pa makauwi si Esong. Bali hanggang dito po muna yung ikaunang parte natin. Hatiin lang po natin ito sa tatlo o apat kasi medyo mahaba-haba eh. Yun lamang po, maraming maraming salamat sa inyong lahat na patuloy na sumusubaybay sa channel na ito. Isa na naman po itong napakagandang kwento kaya sana'y tulad po ng mga nauna, supportahan din po natin. Yun lamang po, maraming maraming salamat ulit.